Mayroon na rin kaming ibibigay itong Marso yung fuel subsidy para yung presyo ng petroleum prices na tumataas ay maibsan konti. 500 million is now ready to be given this March. Binabalangkas na ng Department of Agriculture at ng Department of Budget and Management ang guidelines para sa distribusyon ng 500 million fuel subsidy na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ipamamahagi ito ng DA sa mga magsasaka at mangingisda na nahihirapan ngayon dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay nito, may inihahanda na ring listahan ang DA at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makakatanggap ng fuel subsidy. Mayroon na tayong data po, blast sa RPSA o Commerce Registry. Yung sa fisheries naman ay mayroon na registry for Fisher Folk. So yun po ang mga gagamitin natin. At nakahanda na po tayo, 250 million is for corn farmers and the fisher folk. Paliwanag din ni Secretary Dar, mahalaga na mapalakas ang kapasidad ng ating mga magsasaka at mangingisda para magkaroon ng sapat na supply ng pagkain ng bansa at huwag nang masyadong umasa sa pag-i-import lalo na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat din ito ang publiko na magtanim sa kanilang bakuran. Aniya, dapat maging handa ang bansa sakaling mas lalo pang tumaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Every Filipino during this global crisis na ito, hindi lang Pilipinas, ay magtanim at mag-alaga po tayo para ang itong acronym na FATE, there must always be food always in the home. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.